ngayong araw ang kapanganakan ng kompositor ng pambansang awit ng Pilipinas na si Julian Felipe. Ating tuklasin ang buhay at iba pang nagawa ng kompositor sa tulong ni Xiao Chua sa Xiao Time. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po! It's Xiao Time! 150 years ago ngayong araw, January 28, 1861, isinilang si Julian Felipe, ang inatasan ni General Emilio Aguinaldo na gumawa ng isang marcha para sa pagpoproklama ng kasarinlan o independensya matapos ang napipintong pagtatagumpay ng himagsikan laban sa mga Espanyol. Nagkita si Aguinaldo at Felipe sa Cali Arsenal sa Cavite Puerto noong June 5, 1898 at matapos lamang ang anim na araw, June 11, 1898, pumunta si Felipe sa bahay ni General Aguinaldo, dala-dala ang borador ng piyesa. Habang nagpapahinga mula sa isang pulong, pinakinggan nila General Emilio at Baldomero Aguinaldo si General Mariano Trias ang pagtugtog ni Felipe ng kanyang komposisyon. Dahil nagustuhan nila ito, pinaulit nila ito ng ilang beses. Pinangalanan nila ang piyesa na Marcha Filipino Magdalo na kalaunan ay naging Marcha Nacional Filipina. Tinuro ni Felipe ang piyesa ng musika sa Banda San Francisco de Malabon na ngayon ay tinatawag na Banda Matanda at pinatugtog nila ang marcha kinabukasan June 12, 1898, proklamasyon ng independensya matapos basahin ang teksto ng pagpapahayag ng kasarinlan habang opisyal na ininawagayway ang bagong watawat ng Pilipinas. Napansin ni Kalihim Alejandro Roses na tila naging inspirasyon ni Felipe sa unang galaw ng musika ang pambansang awit ng Espanya, ang Marcha Real, habang ang pangalawa naman ay hawig sa Triumphal March sa operang Aida ni Verdi na ginagamit natin ngayon bilang graduation song. At ang pangatlo naman ay may hawig sa pambansang awit ng Pransya, ang Marseillaise, sa pag-amin mismo ni Felipe, kusang nagpasok ng mga himig na gumugunita sa Marcha Real ng Espanya upang mapangalagaan ang alaala ng lumang kalunsuran. Ngunit ayon kay Dr. Amdeth Ocampo, may hawig din sa Pilipino mga musika tulad ng Moro Moro at ayon din kay Professor Felipe de Leon Jr., mas inspirasyon ng ating pambansang awit ang tradisyonal na mga musika at kundiman kaysa ang ibang mga kanduraning musika. Ano man, sinasabing tinagyan ni Felipe ang alok ng isang Espanyol na bilhin ng eksklusibong karapatan sa paglalatahala ng pambansang awit. Ayon sa kanya, pag-aari ng bayan ang musikang ito. Noong December 4, 1943, binigyan ng pamahalaan si Felipe ng 4,000 piso bilang pabuya sa kanyang komposisyon. Pinakiusapan din siya ng pamahalaan na muling areglohin ng marcha. Kung ang original na areglo ang susundin, sobrang napakataas ng pag-awit natin at hihingalin tayo na parang mga kabayo sa sobrang bilis nito. Nagkaroon lamang ng titik ng si Jose Velasquez Palma ay naglathala ng titik para dito na nasa wikang Espanyol sa La Independencia noong September 3, 1899. Ang pamagat ng kanyang tula ay Filipinas na nagsisimula sa mga katagang Tierra Dorada, Hija del Sol de Oriente. Kahit kolonya tayo ng Amerika, sinasabing noong 1918, nagwagi pa tayo ng pangalawang pinakamagandang pambansang awit sa isang patimpalak na ginanap sa Boston, Estados Unidos. Noong dekada 1920s, nagkaroon ito ng saling Ingles na ginawa ni Camilo Osias at Mary A. L. Lane na may pamagat na Latin. Ang lupang hinirang sa wikang Filipino na ating inaawit ngayon ay isinaling lamang noong 1956 at ginawa lamang opisyal na bersyon ng pambansang awit noong 1963. Ang ating pambansang marcha ay produkto ng isang revolusyon. Di katulad sa Amerika na ang musika ay nagmula sa awit ng mga manginginom doon. Kaya kapag inaawit natin ang pambansang awit na pamana sa atin ng ating mga bayani, dibdibin natin ito. Ito ang nagpapaalala sa atin sa isang himig natin, nagkakaisa tayo bilang isang bansa. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bal. And that was Xiao.